ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Filipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na kinubkob ng Iranian authorities ang Portuguese container ship na MSC Aris na may sakay na apat na Filipino seafarers. Sa isang video, ilang Revolutionary Guards ng Iran ang bumaba sa container ship mula sa helicopter. Galing sa United Arab Emirates ang MSC Aris patungong India ng kubkubin pagdating malapit sa Strait of Hormuz. Nangyari ito sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakikipag-usap na ang DMW sa pamilya ng apat na seafarers para tiyaking buo ang suporta at tulong sa kanila ng gobyerno. Nakikipag-ugnayan na rin ang DMW sa Department of Foreign Affairs sa manning agency ng mga tripulanteng Pinoy, ship manager at operator para matiyak ang kaligtasan at ang pagpapalaya sa mga seafarer. Samantala, umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena at sunod-sunod na pagsabog sa Israel kasunod ng inilunsad na pag-atake ng Iran. Bilang ganti ito sa airstrike ng Israel sa konsulada ng Iran sa Damascus noong April 1 na ikinasawi ng ilang military officials nito. Ayon sa Israeli military, mahigit 300 killer drones at ballistic missiles ang pinakawalan ng Iran. Sa kabila nito, bigo umano ang Iran sa isinagawang pag-atake matapos ma-intercept ng Israel sa tulong ng Estados Unidos, United Kingdom, France at Jordan ang umano'y 99% ng missiles at drones mula sa Iran at ilang kaalyado nito tulad ng Houthi rebels sa Yemen at Hezbollah na nakabase naman sa Lebanon. Ikinagulat ng ilang pasahero na may tigil pasada ang grupong piston at manibela simula bukas hanggang Martes. Bukod sa tinaguriang Magnificent 7, isang grupo ng UV Express ang hindi rin sasali sa transport strike. Nagpapatrol, Jose Carretero. Araw-araw sumasakay ng jeep si Bea papuntang salon na kanyang pinagtatrabahuhan. Pero nabigla siya nang malamang may tigil pasada bukas hanggang Martes. Siyempre, papasok ako eh. Kaya magmumutong na lang. Kailangan pumasok. Dahil ano, hindi pwedeng may absent ang staff sa salon. Pati si Nanay Janelita, hindi alam ang transport strike. Sa bahay lang po. Wala naman din pumasok mga estudyante. Tinututulan ng grupong piston at manibela ang consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon sa grupong manibela, 20,000 miyembro nila ang sasama sa strike. Mayroon din silang tinatawag na strike centers. Halimbawa sir, yung mga ruta namin dito sa Pasig, doon lang sila sa lugar nila. Para iba naman yung forma ng strike natin. Bukod sa Metro Manila Council, nakahanda na rin ang MMDA sakaling kulangin ang masasakyan ng commuters. Nagpasabit na kami ng inventory ng assets ng lahat ng government agencies at mga NGOs. So far, I think we have sufficient number ng pang-augment na mga buses, vans. Kung may mga namomonitor na nangaharas or namumwersa ng mga drivers para sumama sa tigil pasada, kagad naman yan ibabato on the ground. Naka-preposition din naman yung ating mga kapulisan. Pero ang UV Express National Alliance of the Philippines hindi sasali sa tigil pasada. Wala po kami strike. Continue lang po ang biyahe namin. Kaya that's it. Na-inform din naman namin ang DOTR. Ayon sa Office of Transportation Cooperatives, 78% ng operators sa bansa ang nakapag-consolidate. Regarding sa percentage kasi, as per the report of LTFRB sa ating Pangulo noong December pa, for us to reach 60 to 65% is already a good number. For us to reach 78%, definitely it's a very good number for us to go ahead with this program. Pero hindi kumbinsido sa datos na ito ang manibela. Ang
sabi nila dati 3% na lang ang hindi nakakapag-consolidate. Alam nyo, pabago-bago. Pagka wala ka talagang tamang datos, nagsisinungaling ka. Para naman kay Senadora Amy Marcos, hindi extension ng consolidation ang solusyon, kundi malawakang konsultasyon sa iba-ibang sektor. Sa April 30 na ang deadline ng consolidation ayon sa Transportation Cooperative. Hihintayin nila ang ilalabas na memorandum circular ng LTFRB kung kailan hindi na makakabiyahe ang mga sasakyan hindi nagpa-consolidate. Jose Carretero, ABS-CBN News. Siniguro ng Philippine Olympic Committee na magkakaroon ng home base sa France ang mga Pinoy athletes bago sumabak sa Paris Olympics sa July 26. Ayon kay POC President Abraham Bumble Tolentino, isang buwang mananatili sa isang state-of-the-art sports facility sa Metz, France, sa mga manlalarong Pinoy mula June 22 hanggang July 22. Malaking bagay umano ito para masanay sa klima at maka-ensayo ang mga Pinoy athletes sa mga kaparehong equipment na gagamitin sa Olympics. Plano rin ang POC na magdala ng chef mula sa Pilipinas para mas matutukan ang pagkain at nutritional requirement ng mga atleta. Sa kasalukuyan, 9 na manlalarong Pinoy ang pasok na sa Olympics habang mailan pang inaasahang madaragdag sa listahan. Huhulihin at pagmumultahin simula bukas, Lunes, April 15, ang mga e-bike at light electric vehicles na dadaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Pero nangangamba po ang mga namamasada ng e-trike dahil mapapawasan ang kanilang kita sa pamamasada. Nagpapadrol, Jack Batalyones. Nangangamba si Eric at mga kasamahang e-trike drivers sa Caloocan. Simula bukas, ban o bawal na ang mga e-bike at e-trike sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Pero sa kanilang pamamasada, hindi maiwasang tatawid sila sa EDSA o MacArthur Highway. Sa dami ng nag-i-e-trike dito, nangangamba sila kasi kung magkakaulan bukas. Kaya marami nga rito na maobligan na kumuha ng lisensya. Si Arlene, ginagamit ang e-trike panghatid sa mga anak sa eskwela. Pero pabor siya sa ban. Pabor po sa akin yan. Kasi para po, para madisiplina po yung mga nag-i-e-bike po. Mga driver po ng nag-i-e-bike. Sakop ng inilabas na regulasyon ng MMDA, ang ban sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, ang e-trikes, light electric vehicles, tricycles, pedicabs, at mga kariton simula April 15. Sa datos ng MMDA, tumaas ang bilang ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga e-bikes, e-trikes at e-scooters. Mula 309 noong 2019, umabot sa 907 noong 2023. Pero tutol sa ban ang grupong Alt Mobility PH dahil apektado nito ang mga dumidiskarteng makabiyahe dahil sa sablay umanong public transport system ng bansa. Yung popularity o yung pagdami ng mga e-trikes ay sanhiyan ng ating broken transportation system. So napaka-unfair nung ban na pinagpipilitan ng MMDA kasi hindi na magampanan ng gobyerno yung kanilang basic responsibility na pag-provide ng maayos, gumagana at ligtas na pampublikong transportasyon. 2,500 pesos ang multa sa mga lalabag sa ban at maaring ma-impound ang sasakyan. Jack Batalyones, ABS-CBN News. Kinundina ni Police Major General Mario Reyes ang pagkaladkat ng kanyang pangalan sa isang insidente ng traffic violation sa EDSA bus lane nitong April 11. Iginit ng babaeng motorista na tsuhin niya si Reyes at isa rin umano siyang opisyal ng AFP na may ranggong major nang hulihin siya sa EDSA bus lane. Nilinaw ni Reyes na ang nagpakilalang Major Miguel ay hindi niya kaanak at ni hindi rin niya ito kilala. Nakipag-usap na si Reyes sa kanyang mga abogado para sa pagsasampa ng reklamo laban sa babaeng motorista. Kinumpirma rin ng AFP na hindi kasapi ng anumang sangay nito ang nasabing motorista. As we have established, sir, no, that person is not within the ranks of the AFP. Mm-hmm. So wala po tayong ganong pangalan sa ganong unit. So wala po tayong actually pwedeng kasuhan within our ranks kasi she's mm-hmm. not part of the AFP. We'll be right back.
Pumatok sa netizens ang Coachella OOTD ni Andrea Brillantes. Sinorpresa naman ang veteran ng aktres na si Nova Villa sa kanyang kaarawan habang isang unkabogable birthday party ang idinaos para kay Vice Ganda sa Nueva Ecija. Nagpapatrol, Ganyal Krishnan. The birthday celebrant, Vice Ganda. Star-studded ang naging birthday celebration ni unkabogable phenomenal superstar Vice Ganda sa isang resort sa Nueva Ecija nitong Sabado. Happy birthday, Vice Ganda! Present ang kanyang It's Showtime family, ibang celebrity friends at ilang kapamilya executives kabilang sina ABS-CBN CEO Carlo Katigbak, COO for Broadcast Cory Vidanes at Head of TV Production Laurenti Diogi. Kaya gusto kong magkakasama talaga tayo. Ayon kay Vice, pinili niyang mag-celebrate sa malayong lugar para walang uwian at mas matagal makasama ang kanyang mga kaibigan sa party. Happy birthday! May pa-birthday surprise din para sa veteranang aktresa si Nova Villa. Handog ng kanyang home along the realest family ang simpleng birthday bash. Sa videong in-upload ni Smokey Manoloto, labis ang excitement ng birthday celebrant sa reunion din nila ng mga anak-anak noon sa sitcom at ibang kaibigan sa industriya. Samantala, agaw-atensyon naman ang all-white look ni Andrea Brillantes sa music event na Coachella sa Los Angeles, California. Kasama rin ni Andrea si Lorene Bektas, na anak ng aktresa si Rupa Gutierrez. Pumalo na sa higit 400,000 likes ang post ni Andrea ng kanyang day one Coachella look. Ipinasilip rin niya ang ilang ganap sa kanyang Coachella trip. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa ay magdudulot ng mas maunlad at tahimik na Indo-Pacific region. Kasunod ito ng matagumpay at makasaysayang trilateral summit kasama ang mga leader ng Amerika at Japan sa Washington, D.C. Nagpapatrol, Job Manahan. Sa kanyang pag-uwi mula sa Washington, D.C. ngayong araw, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga napagkasunduan at ipinangako ni na U.S. President Joe Biden at Japan Prime Minister Fumio Kishida na isulong at pananatilihing ligtas, maayos at maunlad ang Indo-Pacific region sa kabila ng tensyon sa South China Sea. Nagsilbian niyang gabay nila ang pagpapahalaga sa demokrasya, rule of law at karapatang pantao. We explored ways of enhancing our cooperation in a number of areas of mutual concern, including in enhancing economic resilience and security, promoting inclusive growth and development, addressing climate change, and maritime cooperation. I emphasize that trilateral cooperation between the U.S., Japan, and the Philippines is a natural progression of the strong relations between close allies. Treaty allies ang Pilipinas at Estados Unidos mula pa 1951 nang mapirmahan ang Mutual Defense Treaty. Ginagarantiya ng MDT na sasaklolo sa isa't isa ang Pilipinas at US sakaling salakayin ang alinman sa dalawang bansa. Strategic partners naman ang Japan at Pilipinas sa aspeto ng ekonomiya at maging seguridad. Parehong nahaharap ang Maynila at Tokyo sa banta ng mga agresibong galaw ng China sa East at South China Seas. Bunga ng trilateral summit, nangako ang US at Japan na magbubuhos ng bilyon-bilyong pisong halaga ng investments sa sektor ng infrastruktura, komunikasyon, semiconductors at nuclear energy. Malaking tulong ito para maging mas matatag ang ekonomiya ng Pilipinas sa harap ng mga ginagawa na China sa West Philippine Sea. I'm confident that our collaborative efforts will pave the way for a brighter, more prosperous future for the Indo-Pacific region. Together, we can harness the power of infrastructure and innovation to drive sustainable development and economic growth. May karagdagang $20 million na ibibigay ang U.S. International Development Finance Corporation para sa abot-kayang pabahay. Abot na rin sa $1 million ang investments mula sa 22 U.S. companies at organizations sa ngayon, ayon sa U.S. Presidential Trade and Investment Mission. Job Manahan, ABS-CBN News. Sa aspeto naman ng pambansang seguridad, sang-ayon ng mga eksperto na makatutulong ang trilateral mechanism sa Pilipinas, Amerika at Japan
na mapalakas ang kakayahan ng bansang maprotektahan ang karapatan nito sa West Philippine Sea sa harap ng mga agresibo at ilegal na kilos ng China sa lugar. Nagpapatrol, Michael Delizo. Ilan ito sa mga insidente ng pamobomba ng water cannon ng China Coast Guard sa resupply mission ng Pilipinas para sa BRP Sierra Madre na nagsisilbing military outpost ng bansa sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Bukod sa mga pinsala sa mga barko ng Pilipinas, ilang opisyal at tauhan ng militar ang nasugatan at nasaktan dito. Pero matapos ang trilateral summit ng mga leader ng Pilipinas, Amerika at Japan sa Washington DC para tulong-tulong natugunan ang mga hamon at banta sa seguridad sa West Philippine Sea, naniniwala ang mga eksperto na mas mag-iisip na ang China sa mga agresibong hakbang nito. Kumbaga, in-approach ho tayo ng siga, pinitsaraan ho tayo ng siga, sabi na siga, susuntukin ka namin, biglang ho dumating yung dalawang puliso. So, dumating yung dalawang pulis, pwede pa rin ho kayo suntukin ho nung siga, pero dapat niya i-take into account nung siga, paano magre-react ho yung dalawang pulis? Japan is a maritime state. It does not want China to call the shots in the South China Sea. Rather, it wants international law to prevail. And the United States obviously has a treaty alliance with both countries, with Japan and with ours. So its credibility as a security guarantor is also on the line. Naniniwala silang bahagi ng positibong resulta ng pulong, naaangat ang kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang karapatan ng bansa sa Exclusive Economic Zone. Napagkasunduan sa summit ang Sanibwersang Naval Training, kabilang ang pagsasanay sa isang U.S. Coast Guard vessel ngayong taon at sa Japan sa 2025. Bukod pa ito sa isinasagawa ng joint exercises ng mga tropang Pinoy at Amerikano tulad ng Cope Thunder, Salaknib at Balikatan na magsisimula sa April 22. There will be more efficient and strategic coordination on how to better build Philippine capacity, division of labor, to make sure that China does not continue to coerce its way to domination of the South China Sea and the region. Yung commitment ho nila, hindi lang ho sa joint patrol, kundi ho palalakasin ho nila yung ating maritime capabilities. Mm-hmm. Lalo na ho yung Coast Guard natin, at lalo na ho yung sandatahang lakas ng Pilipinas. Para sa in the long run, tayo ho ang tatapat ho. Kung sino man ho ang nananakop sa ating karagatan at sino gumagamit ng dahas sa ating mga mangingisda ho, sa ating Coast Guard ho, at sa ating Philippine Navy. Nakikita ng Philippine Coast Guard na mahalagang instrumento ang trilateral summit na mahimok ang mas maraming bansang igiit ang rules-based order sa rehiyon. If more countries would support our cause in pushing for a rules-based order, China at some point would be discouraged and still maintaining their narrative that they have full sovereignty in the West Philippine Sea by just merely drawing those nine dash lines. Samantala, nagsagawa ng test firing ng bagong biling Spike Non-Night of Sight Missile System o NLOS mula sa isang fast attack interdiction craft sa Maribeles, Bataan. Lahat ng ito ay bahagi ng mga hakbang na palakasin ang external defense posture ng Pilipinas at epektibong maipatupad ang tinatawag na Comprehensive Archipelagic Defense Posture na may pagtanggol ang teritoryo at exclusive economic zone ng Pilipinas. Michael Delizo, ABS-CBN News. Iimbestigahan na ng Kamara ang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Chinese President Xi Jinping kaugnay sa status quo sa Ayungin Shoal. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Zambales Congressman J. Kong Hoon, kailangang masagot kung sino ang nagsisinungaling kina Duterte at sa China tungkol sa questionableng kasunduan dahil malaki umano ang implikasyon nito sa mga karapatan ng bansa. Gusto naman ni Deputy Minority Leader at ACT Partilis Representative Franz Castro na matalakay na ang House Resolution 1216 na inihain noon pang isang taon para malaman ang buong detalye ng umano'y secret deal ni Duterte sa China. Sa statement naman ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sinabi niyang ang tuluyang paglubog ng BRP Sierra Madre ang maaaring kahinatnan ng gentleman's agreement
Ayon pa kay Carpio, ang sinasabing status quo ni Duterte ay nakapaloob sa 2002 Declaration of Conduct sa pagitan ng ASEAN at China kung saan ipinagbabawal ang pagtatayo ng mga bagong istruktura sa pinagtatalunang isla at maritime features. Pero giit ni Carpio, pinapayagan dito ang pagsasaayos ng mga dati nang nakatayong istruktura gaya ng BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal simula pa noong 1999. Sinulit ng ilang taxpayer ang pagkakataon na makabayad at makapag-file ng kanilang income tax return sa mga opisina ng Bureau of Internal Revenue nitong Sabado. Una nang iginiit ng BIR na hindi na palalawigin pa ang deadline nito sa Lunes. Nagpapatrol, Andrea Taguines. Kahapon lang natapos ayusin ni Teresa ang kanyang mga papeles sa paghain ng annual income tax return para sa taong 2023. Buti na lang, nag-extend hanggang Sabado ang operasyon ng mga tanggapan ng Bureau of Internal Revenue. Baka anya wala na siyang masakyan sa Lunes dahil sa tigil pasada ng mga jeep. Kasi sa Lunes merong ng jeep, mahirap sumakay. Pag sasakay ka pa, mahihirapan ka. Pero ayon sa BIR, hindi kailangan makipagsapalaran sa pag-commute ang ibang taxpayer na hahabol sa pag-file ng ITR sa mismong deadline sa Lunes. Pwede itong gawin online sa pamamagitan ng EBIR form sa website ng BIR. Yung EBIR form, instead na magsulat ka sa return, you just fill up sa computer para ma-file mo na lang online ka agad yon. Once na meron ka ng confirmation, considered as filed na rin yun. Pati pagbayad, pwede nang idaan sa online payment platforms. Sinamantala ni Cheryl na wala pang masyadong tao para magpaturo kung paano ang online filing ng ITR. Isinama rin niya ang anak at pamangkin para sa susunod, alam na nila ang gagawin. So, in-ask ko lang yung help ng anak ko at saka nung pamangkin ko for some assistance dun sa pag-i-encode. Pumasteke sila. Mas maganda. Nauna nang sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na wala ng extension ng deadline sa filing ng ITR. Meron tayong penalties which are yung surcharge, interest at saka compromise. The more na mas tatagal pa yung bayad nyo, tataas yung rate ng interest doon. Sa pagtatapos ng Abril, target ng BIR na makakolekta ng 406 billion pesos mula sa buwis. Andrea Taguines, ABS-CBN News. Pasado sa plebisito ang pagbuo ng walong bagong bayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa COMELEC, sa mahigit 89,000 registered voters sa 63 barangay ng Cotabato Province, mahigit 72,000 ang bumoto ng yes o pumapayag na mapasakop sila sa buuing walong bayan. 723 lang ang bumoto ng no. Kapamilya, ngayong tag-init, hindi lamang po mga beach o pool po pwedeng magpapresko. Subukan din ang mga indoor pasyalan kung saan mag-enjoy ang buong pamilya. Nagpapatrol, Jeffrey Hernaez. Walang time na magpunta sa beach, pero gustong mapreskuhan sa init. Hindi mo na kailangang lumayo pa para mamasyal. Sa mall na ito sa Quezon City, patok ang mga attractions na ito. May bandehadong slime na pwedeng lamutakin at palubohin. May sandbox rin para sa mga chikiting. Pag-iwas na matamaan ng laser sa Slime Spy. May iba't ibang games din na mag-e-enjoy maging sila nanay at tatay. Siyempre, pwede ka gumawa ng sarili mong slime. Hindi lang sa family bonding, of course, makakapaglaro both parents and kids. Lahat talaga mag-e-enjoy, hindi lang mga bata. Kahit kailan, kahit saan pa. Sa Pasay City, bubungad agad ang higanting donut na ito sa mga bibisita sa museum na puno ng matatamis na pagkain. May naglalakihang cotton candy, may giant claw bar, ball pit at slide, at mga upuang parang keso. Sobrang init kasi ng panahon, so isa itong alternative para mag-enjoy pa rin kahit na summer, no? Kahit na sobrang init. Ngayong tag-init, iba-iba ang diskarte sa pagpapalamig. Ang mahalaga, mag-enjoy kasama ang mga kaibigan at pamilya sa pag-beat sa summer heat. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News.
init. Saan ba pwedeng pumunta? Ano bang suggestion mo? Absent ka ba sa mga susunod na linggo para magpalamig? Para namang ini-encourage mo ko eh. Eh sabi sa report, di ba? Dito lang, within Metro Manila. Ay, yung kahapon, di ba yung nabanggit? Yung so cool in Sucol. Saan yun? So cool in Sucol. Saan yung Sucol? Saan yung Sucol? Somewhere outside Metro Manila. Actually, mag-research tayo kasi parang ang dami nating pwedeng puntahan at bisitahin dito sa Pilipinas. Kasi remember po, iinit pa. Hindi pa po ito yung rurok ng init. Mayo. Ma'am Zen, yung rurok ng ini. Pero, mga kapamilya, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa TV Patrol at sa TV Patrol Weekend, syempre. Simula po Lunes, bukas po yan, April 15, mapapanood niyo na rin po kami sa All TV. Marami ng excited. Samahan niyo po kami sa aming pagbabalita. Araw-araw pa rin yan na mapapanood niyo kami sa A to Z, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa YouTube channel ng ABS-CBN News. Kasama niyo rin kami sa ANC, Teleradyo Serbisyo at DWPM. Dahil anumang hamon, anumang panahon, patuloy kaming maglilingkod sa inyo. Kita-kits po tayo, kapamilya. Ano pa, no? At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. Ako po si Alvin L. Chig. Andito kami, naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo. Susunod na ang Tao Po!